Hello mga ka-roadtrip, isang magpagpalang araw na naman sa ating lahat. Tali kayo, magluluto tayo ng merienda na pansit canton. Itong pansit canton na ito, i-enhance lang natin konti para maging mas masarap. So ito, magluluto tayo ng creamy pansit canton with century tuna. So masarap-sarap to na merienda. So unang-una, syempre, pakuluan muna natin yung noodles niya. Half cook lang po yan. Kasi mamaya iluluto natin ulit para hindi siya maging lutong-luto. So ito, kunting kulo lang yan. Tatanggalin na rin natin agad. So yun na. So ayan na. Malapit na to. Ahanguin na natin to. Yan, lagyan na natin sa salahan. Then hugasan natin ng malamig na tubig. Para syempre hindi magdikit-dikit yung noodles. Yan, okay na. Okay na yan. Then, ito pala may kasamang birban suwak na isang baso. Mamaya tutunawin natin dyan at panghahalo natin sa ating lulutuin. So, ito na. Ito pala yung magpapainit tayo ng mantika sa kawali. Yung mantika pala na to, ito yung kasama ng pansit canton mismo, yung nasa loob niya. So ito na yung gagamitin natin. Then igigisa na natin yung bawang at saka sibuyas. Ayan na. Siyempre inuna mo natin yung bawang. Yan, mabango na. Ilalagay na natin yung sibuyas niyan. Ayan, haluin natin ng konti. Then nilagyan ko pala yan ng konting sili para medyo may pagka-spicy naman. Mas masarap kasi pagka medyo spicy talaga. Lalo na kung mahilig kayo sa spicy. Then ilalagay na natin yung ating century tuna. Gigisa na natin dyan sa mga ricado na nilagay natin. Sasama na natin dyan. Ayan, lagyan natin ng konting paminta. So, ito na. Malapit na po yan. And ito na yung beer brand kanina. Inunaw na natin. Then, ilalagay na natin. Halo na natin sa ingredients na niluluto natin. So, yan. Ayan. Kung nakita nyo, white siya. Gatas po yan. Powder na tinunaw. Then, nilagay na natin yung mismong ingredients ng pansit canton para magkaroon siya ng lasa. Ayan. Yung ingredients na mismo. Yun rin ang gagawin natin pampalasa. So, ito na yung toyo niya. So, ilagay natin lahat yan. Ayan. Pansit canton lang po yan mga karotri, pero in-enhance lang natin para maging mas masarap. So ito na yung cheese. Cheesy and creamy na po yan pagka natapos. So ayan na. So yung cheese na yan, kailangan natin tunawin yan. Ihalo natin. So i-mix na natin yan. So ito na. Kumukulo na. Malapit na. Saglitan lang naman po yan. Kaya tiyagain natin ang paghalo. Huwag na natin iiwanan. So ito na, kung napapansin nyo, wala na yung nilagay natin na cheese. Nagmix na po yan. So ito na, medyo malapot-lapot na to. Ayan, kung nakita nyo, malapot na. Kung medyo nakita nyo na ganyan, medyo malapot-lapot na, ilalagay nyo natin yung noodles. So ayan na yung noodles. Then, imimix na po natin. Yan, yung simpleng pansit canton kanina naging creamy pansit canton with century tuna. Okay. So napakadali lang itong gawin. Kung wala kayong merienda, so pwede nyong itong gawin sa bahay nyo lang. Inalagay na natin sa plate natin ito. Ito na yung itsura, oh. Diba?
Medyo malapot-lapot siya, creamy po yan. Pwede nating gawing palaman sa tinapay yan, sa tasty bread, or pwede rin nating gawing pang-ulam, bakit hindi? Then pwede rin natin solohin. So, bili na lang kayo ng soft drinks, partneran natin to, pwedeng-pwede. So, eto, halina kayo. Maraming maraming salamat ulit sa mga nanood sa videos natin. Hanggang sa muli. So, eto na. Ready na. Halina kayo. Ulit-ulit na akong niyaya dahil mag-isa lang ako ngayon. So, thank you. Pagkain sana, pili na lobo, puno-puno.